Hello mga ka-BBM, magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga din po sa lahat ng mga taga-supporters, especially mga supporters, mga kasama kong supporters at mga loyalist ni BBM or Marcoses. Guys, hindi lang talaga ako nakatulog this last evening kasi alam mo yun, yung may binabalita na naman ngayon, may bago na namang balita ang ating mga kalaban ni BBM. Ngayon, guys, gusto ko lang sana magbigay ng kunting suggestion or idea. Or syempre kailangan nating ipagtanggol ang ating sinusuportahan or ang ating presidential na si Bongbong Marcos. Ayan guys, ngayon may hinahalungkat na naman ang isang media na kung saan ay hinahalungkat na naman daw na maaring ma-disqualified si Bongbong kasi nga daw meron daw siyang mga hindi nabayaran ng tax noong governador siya ng Ilocos. Alam niyo po ba na ang tagal ng kaso na yan ay na-dismiss na nga yan eh. At natapos niya na yan eh. Grabe talaga tong Pink Lawan, no. Gumagawa talaga sila ng paraan upang sa ganun ay tirahin. Durog na nga si BBM eh. Dinudurog na nila eh. Pero alam nyo, one thing talaga na isa sa pinaka the best kay Bongbong Marcos ay ni minsan hindi natin maririnig na bumato or sisirain din yung mga kalaban niya kahit siya dinudurog-durog na. Niruyak-ruyak na nila ang kanilang pagkatao, hindi lang si BBM, kundi buong Marcoses. Imagine nyo guys, kaya alam nyo, sa ginagawa nila, hindi nila alam. Lalo nating minahal si BBM dahil nakikita natin sa kanya at nakikita natin sa kanyang family kung gaano sila nakarapat-dapat bilang mamuno dito sa ating bansa. Okay, mag-refresh tayo doon noong unang panahon. Alam niyo po ba, noong unang panahon, hindi pa, maliit pa ako noon eh. Pinanganak na ako ng martial law. Pero alam niyo guys, sa amin sa Mindanao, ang martial law napakaganda. Noong Marcos, napakaganda. Doon namin nararamdaman yung, alam niyo po yun, yung although may mga military, may mga pulis sa aming barangay. Pero alam mo, feel na feel mo yung security. Yung secure na secure ka sa lugar mo. Kasi nga, walang makakalusot ng mga NPA. Kasi that time talagang naglipa na ang mga NPA. Talagang grabe. Ito palang ang ating noong unang panahon pala. Ang mga NPA kaya sobrang dumadami pala sila. May nagsusupport pala sa kanila. Kaya tayo ngayon, buti na lang nagising na tayo sa katotohanan. Gising na taong bayan. Ito na yung panahon para gumising tayo. Bumawi tayo. Sa almost 35 years, pinahirapan nila ang ating bansa. Pinahirapan nila ang inang bayan. Kaya, ngayong panahon na to, ito yung boses natin, boses ng taong bayan. Kaya tayo, magsama-sama tayo. Tulong-tulong tayo. Hayaan natin yung mga naninira kay BBM. Hayaan natin sila. Huwag tayong may stress. Bagkus ay ipaliwanag natin sa kanila. Bagkus ay, kumbaga, gisingin din natin sila. Kasi yung mga supporters ng mga kalaban ni BBM ngayon ay sarado ang kanilang isip. Kasi ang iniisip nila ay nandun pa sa natutunan nila noong unang panahon. Grabe no, just imagine mo yung ginagawa tayong tanga, ang mga taong bayan. Imagine mo, yung nag-aaral ako ng elementary, wala akong nabasa sa books or even sa aking mga teachers. Alam mo ba, minsan yung mga teachers ko noon, naisip ko pala, especially itong mga teacher pala, isa din pala sila sa naglilin lang sa atin. Isa din sila nagliling lang sa atin. Dahil, yun ang tinuro sa kanila. Yun din ang natutunan nila. Kaya yun din ang ni-apply nila sa kanila mga estudyante. Pero buti na lang, sa panahon ngayon, sabi nga, hindi,
hindi habang buhay mananaig ang kasamaan. Balang araw ang kasamaan ay mawawala, kundi kabutihan ang namamayani. Kaya itong panahon na to, ramdam na ramdam ko talaga. Alam niyo po ba, ako, although isa akong supporters online, pero grabe, grabe ang amaze ko kay BBM. Grabe. Kasi, sabi nila, si BBM walang nagawa. Ang mga Marcoses walang nagawa. Guys, pupunta kayo sa Ilocos. Pupunta kayo sa Vigan. Pupunta kayo sa, yung, alam mo yun, yung pinagshootingan ni, ano, ni Provinciano, ni Cardo. Yung, ano ba yun, yung sa malawak na buhangin talaga. Nagpunta kami dun. Yun ay puro project ng, ano, ng mga Marcoses. Project nila. Yung windmill. Nakapunta ako sa windmill. Nakapunta ako doon, nakikita ko kung gaano kaganda ang windmill. Grabe. Grabe talaga. Ngayon, tinatamasa ng mga sambayan ng Pilipino. Pumapasyal sila doon. Nakakatuwa at nakaka-amaze. Incredible Ilocos. Napakaganda ng Ilocos talaga. Grabe. Nakapunta ako doon. Grabe ang ganda ng daan. Grabe. Sobrang ganda. Kaya lagi nilang sinasabi, walang nagawa ang Marcos, walang naiambag ang Marcos. Guys, ito na lang masasabi ko. Dati hindi close-minded din ako regarding Marcoses. Ngayon lang talaga sobrang open-minded ko. Alam nyo, nito lang, this year, yung aking apo ko sa pamangkin ko, apo ko, anak ng pamangkin ko. Alam nyo po ba, kung wala ang heart center, kung wala ang Philippine Heart Center, wala na yung apo ko. Alam nyo po ba, may sakit siya sa puso. Tanging Heart Center lang ang nakakatulong. Tanging Heart Center lang ang nakakapag-opera. Yung mga doon, veterano mga doktor doon. Mostly ang mga doktor doon, matatanda na. Alam ko since Marcos pa yon, ang mga doktor na andun. Grabe nakaka-amaze. Kung walang Heart Center, sa tingin nyo, gagaling yung apo ko, inoperahan yun sa puso. Isipin mo, no choice, 50-50 yun. Kaya grabe, alam nyo, ang Philippine Heart Center, isa yan sa pinatayo ni Marcos. Kung alam nyo lang, yung mga dilawan dyan na nagpapa-hospital dun sa Philippine Heart Center, alam nyo yan at nakikita nyo kung gaano kaganda yung Philippine Heart Center. Yun ay gawa ni former President Ferdinand E. Marcos. Yun yun. Kaya, alam nyo, itong election na to, grabe. Ito yung teleserieng politics. Sasabihin natin, dirty politics dito sa Pilipinas. Grabe. Kaya, yung mga artista na naninira kay BBM, tandaan nyo, kung saan kayo pupulutin. Artista kayo, famous nga kayo eh. Oo, famous kayo. Marami nag-likes, marami nag-follow sa inyo. Pero hindi lahat na nag-follow sa inyo, hindi lahat nagla-likes, hindi lahat nagsishare ng inyong mga sinasabi, ay bubutuhin kung sino yung ini-endorse nyo. Ano? Mag-i-endorse kayo ng isang presidential para lang bubuksan ulit ang inyong prangkisa? Para ma-issuehan ulit kayo ng prangkisa? Ano yun? Para lang sa ABS-CBN ang pinagagawa ninyo, hindi para sa taong bayan? Imagine mo. Imagine mo kung anong utak meron kayo. Oo, ngayong panahon nyo. Pero ito, boses ng taong bayan, boses ng masa, boses ng mahihirap, nawa, pakinggan ng Panginoon ang boses ng taong bayan. Hindi na kami papayag muli. Hindi na kami papayag muli na 30 years na naman. 30 years na naman mag-suffer ang mga tao. Buti na lang, mayroong nag-iisang Tatay Digong na kung saan sinisimulan niya. Ngayon, sa pagtatapos ni Tatay Digong, sad to say, nakakalungkot na endo na yung kanyang termino. Pero, nandito pa rin siya sa aming mga puso ng mga DDS. Sa aming isip at puso, nandito si Tatay Digong. Dahil nakikita namin at ramdam ko ang pagbabago.
pagbabago ng Pilipinas, pagbabago ng taong bayan at pagbabago ng bansang Pilipinas. Kaya para sa tuloy-tuloy na pagbabago, alam nyo kung sino ang karapat-dapat. Bagamat ngayon halos dinudurog-durog ang kanyang kandidatura. Halos inaapakan, niruyak-ruyakan ang kanyang pagkatao. Mula ulo hanggang paa, sinisiraan nila siya. Pero isa lang masasabi ko, kailanman hindi mananaig ang masama. Kabutihan pa rin ang mananaig. Kaya buong bansa, buong mundo, huwag tayong matutulog. Huwag tayong pa tulog-tulog. Buksan natin ang ating mga isipan. Gising tayo. Gising taong bayan. Para sa ating mga next generation. Para sa ating mga kababayan. Kaya, ito lang masasabi ko. Maraming salamat. Tuloy-tuloy lang tayo mag-support sa ating kandidatura. God bless all.